nakasapit kayo na nagmamahalan kayong dalawa, alam mo naman na parang okay naman kayo, tapos bigla na lang siyang nawala. O kaya naman, feeling nyo may problema kayo, pero para sa'yo, walang iwanan, diba? Tapos bigla na lang siya ng ghosting, bigla na lang siyang nawala, bes! Ganun na lang, kadali sa kanya lahat. Yung nag-invest ka ng time mo, ng effort mo, ng love mo, naghanda ka pa ng regalo, ano kayo giriregalo ko ngayong February 14, pagkatapos, bigla siyang mawawala. Ang tanong, kailangan pa ba ng closure? Hi mga katita! Hello! Kamusta naman kayo dyan? Alam ko na matagal na nating hinihintay itong pagkakataon na ito na formally makapagbigay ako sa inyo ng advice at syempre marinig nyo rin yung inyong mga mensahe sa akin. Siya nga pala, maraming salamat sa lahat ng mga nagme-message sa akin sa Facebook at sa iba't iba pang mga social media channels humihingi ng advice. Pasensya na kayo kung hindi kayo lahat nai-entertain, but I really find time para mabasa ang inyong mga chat, ang inyong mga text. Meron pa mga kumukol, di ba? In the middle of the night, may mga tumatawag, Tita Kim, anong gagawin ko, Chenes? Pwede matulog muna ako. Pero sa inyong lahat, I really hope, deep in my heart, na gusto ko kayo talagang matulungan. Pero yun nga lang, hindi talaga kakasya sa schedule natin. So I decided na gawin ito para ma-accommodate natin, because you might be in the same topic na i-discuss natin ngayon. So I hope na makatulong to sa inyo ngayon. So since this is a month of love, this is February month, buwan ng pag-ibig, abay, perfect na talagang pag-usapan natin ang love. Ayan! At syempre, formally, wini-welcome ko kayo dito sa Dear Tita Kim. Oh my ganon, ganon na yung sign natin ngayon. Yeah, Dear Tita Kim. Ganon! Okay, ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa mga ayaw nating topic actually. Pero sa totoo lang, ngayong February, maraming mga tao, ang ganito ang kondisyon ng puso. So, may isa tayong babasahin mula doon sa napakarami nating mga messages na natatanggap. So, isa ito sa mga pinaka-recent, and I wanna discuss this one. Kasi alam naman natin na ngayong February, hindi naman talaga lahat masaya, di ba? Meron talaga mga nagdurugo ang mga puso. At isa sa mga pinaka-masaklap na maranasan natin, lalo na tayong mga babae, ay ang word na break up. At pangalawa dyan ay ang salitang closure. Oh, paano nga ba ang closure? Ito muna, babasahin ko muna para maintindihan natin lahat. Okay, asan na yun siya? Ayan. Siyempre, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero sabi niya dito, Tita Kim, do every relationship na bigla lang nawala needs closure? Sabi niya, Tita Kim, do every relationship na bigla lang nawala needs closure? Bothered po talaga ako now. Gusto ko makausap in person pero wala man lang imik ang naging BF ko, or so I call him X. Ayan. Ito, parang nag-ghosting si ate, di ba? Yung nasa peak kayo na nagmamahalan kayong dalawa, alam mo naman na parang okay naman kayo, tapos bigla na lang siyang nawala. O kaya naman, feeling nyo may problema kayo, pero para sa'yo, walang iwanan, di ba? Tapos bigla na lang siya ng ghosting, bigla na lang siyang nawala, bes! Ganun na lang, kadali sa kanya lahat. Yung nag-invest ka ng time mo, ng effort mo, ng love mo, naghanda ka pa ng regalo, ano kayo giriregalo ko ngayong February 14, pagkatapos, bigla siyang mawawala. Ang tanong, kailangan pa ba ng closure? Yan kasi ang tanong ng ating mystery sender. Actually, hindi siya mystery sender kasi nakikita ko kung sino yung nagsisend. Pero hindi na lang natin sasabihin. Sabi niya, kailangan ba ng closure kapag may biglang nawawala? My answer is a big yes, of course, we need closure. Diba? Lalo-lalo na tayo mga babae. Kasi alam mo, sigurista ang mga babae. Kaya kinakailangan talaga natin ng closure. Kasi paano ka makakapag-move on kung wala namang tuldok? Diba? Hindi mo alam kung paano ka magsisimula kung hindi mo naman alam kung paano ito natapos. Diba? So kinakailangan, kung may dapat tapusin, dapat tapusin. Para makapag-move on ka, ang hirap kaya mag-move on nang wala namang kayong tinatapos, hindi mo alam, di ba? Parang halimbawa, nanood ka ng movie, tapos bitin yung last part, di ba? Hindi mo alam kung nagkatuluyan ba sila, nag-break up pa sila. Di ba, hindi ka pa makapag-move on, lagi mong iniisip yung movie na yon. Pero kapag alam mo na yung ending, kahit masakit, tatanggapin mo at you will be able to move on. Pero paano ka nga ba
makakatawid from that season to another and move on to another journey kung wala namang closure. At ang pinakamasaklap dito mga best, mga seized, ito na. Gusto mo ng closure, pero yung lalaki ayaw makipag-usap sa'yo. Bigla na lang siyang nawala. Ganun. Anong gagawin natin kapag ganun? Anong gagawin natin kapag bigla na lang silang nawala? So, alam nyo mahirap yung part na yan. Kasi hindi natin mapipilit. Ang mga lalaki, meron kasi silang nature na kapag ayaw nilang guluhin sila, ayaw nila. Hindi mo sila mapipilit. Nature yon ng mga lalaki. Talagang merong difference sa mga babae sa mga lalaki. Kasi tayong mga babae, madada tayo eh. Marami tayong mga explanation sa buhay. Marami tayong mga dahilan. Pero itong mga lalaki, pag ayaw na nila, ayaw na nila. Minsan, ayaw na nila makipag-usap. Which is so bad. Kasi kung lalaki ka talaga, dapat marunong kang humarap, di ba? Marunong kang manligaw. Marunong kang magbigay ng intensyon sa isang babae na mahal mo siya. Tapos kapag hindi mo na siya gusto, ayaw mo na siyang harapin. Di ba? Parang hindi naman pagiging lalaki yon. Well, anyway, kasi marami mga ganong mga lalaki talaga. Pero, eto na lang ang pinakamagandang gawin siya. Hindi naman natin sila pwedeng kalbuhin, suntukin, sugurin, di ba? Kasi parang, hello, dinidevalue mo naman yung sarili mo nun, di ba? Para naman kinakailangan mo makaawa nun. So, para sa akin, first thing, kung halimbawang ayaw makipag-usap ng lalaki, is give him time. You just need to give him time. Kasi mahal mo yung tao eh. Sabihin na natin, nagalit ka sa kanya, nainis ka sa kanya kasi bigla siyang naglaho. Pero alam mo sa sarili mo na mahal mo pa rin siya. So give him that chance. Kasi baka kailangan niya lang ng space. Baka kinakailangan niya lang ng time. Kasi malay mo may kasalanan ka rin naman talaga sa sarili mo, di ba? O kaya naman masyado ka madada, masyado ka maraming tanong, nahahagard, na-stress na siya sa'yo. Meron siyang problema sa'yo na ayaw niya na lang sabihin sa'yo para hindi ka masaktan. So anything na kadahilanan niya, let's just give him time. So number one, give him time. Give him space. Ibigay mo sa kanya kung ano yung hinihingi niyang katahimikan. Kasi the more na kinukulit mo siya, na magkaroon kayo ng closure, the more na naiinis lang siya sa pagkakataong yun. Parang kapag galit yung tao, di ba? Pag galit yung tao, pag high blood yung tao, kapag mataas yung emosyon ng tao, hindi mo siya dapat sabayan. And it takes time. Kaya, give him time. Bigyan mo siya ng oras para sa sarili niya. Huwag mong ipilit na mag-usap kayo para sa closure kung nandun siya sa peak ng kanyang emosyon na ayaw niya makipag-usap. Huwag nating pilitin. Kung mahal mo talaga siya, ibigay mo yung time na yun sa kanya. Second thing, kapag binigay mo na yun yung time na yun sa kanya, is tsaka ka makipag-usap ulit sa kanya. Kinakailangan intentional yung move mo na ito. Kailangan tanungin mo siya, kailangan this time around, pag nabigyan mo na siya ng space, pag nabigyan mo na siya ng time, bumalik ka sa kanya at tanungin siya kung handa na ba siyang makipag-usap. After that time, after that space, you need to talk again. Pag-usapan niyo yun. Diba? Ikaw na bilang babae ang gumawa ng way. Kung hindi pa rin siya talaga bumalik at makipag-usap sa'yo, edi ikaw na ang gumawa ng way. Ngayon, dalawang option lang yan. It's either may nahanap na siyang iba or it's either makipag-usap siya ulit sa'yo. Meron pa palang pangatlo. Or, talagang hindi na siya makipag-communicate. Nawala na siya. Number one, kung may iba na siya, after that time and space na binigay mo sa kanya, best confirmation yon na it's over. Wala na talaga. Diba? It's over. Meron ng iba eh. Ba't pa yung pipilitan ng sarili mo? Wala na, tuldok na yon. Kinakailangan mo na talaga mag-move on. So, enough closure na yon. Hindi nyo na kinakailangan mag-usap. Kasi, yung time na nakahanap siya ng iba, ibig sabihin lang yon, hindi ka na niya mahal, hindi ka na niya priority, at may mahal siyang iba. Wala nang ibang dahilan doon. Huwag na tayo mag-channel o chever doon dito. Tapos na yon. Closure na yon. Kahit hindi pa siya makapag-usap sa'yo. The fact na may meron na siyang iba, kinakailangan tanggapin mo na yun sa sarili mo. And so, you can move on. Pangalawa naman, kung makipag-usap siya at masabi niya na yung mga dahilan niya, nakapag-isip na kayo, pwede nang ma-restore yung relationship ninyo. Diba? So, yun ang magandang part. At least, nagkaroon kayo ng space para mag-isip-isip. Tapos, magkakabalikan kayo. Diba? Ang ganda. Pero yung pangatlo, yung bigla talaga naglaho, ayaw pa rin makipag-usap. Best! Diba? Kung ayaw pa rin makapag-usap, may mga ganun talaga mga lalaki, harapin na natin ang katotohanan. Well, ikaw na mag-decide. You as a girl should give value to yourself, to your time, to your beauty, to your efforts. Diba? Hindi pwedeng maghihintay ka na lang sa kawalan.
Di ba? Kung ayaw kanyang harapin, ibig sabihin hindi siya handa sa responsibilidad. At dahil hindi siya handa sa responsibilidad, walang mangyayari sa relationship ninyo. So, ikaw na bilang babae ang tumuldok doon. Kasi pwede namang sa'yo magsimula ang closure. So, I think after you've given him yung space na kinakailangan niya, ikaw na ngayon ang mag-decide. Kung ayaw niya talaga makipag-usap sa'yo, then tapusin mo na. Kasi masakit at mahirap mamuhay araw-araw na parang may ine-expect ka, pero yung taong yun, wala na palang plano para sa'yo. So, mas mabuti pa na ikaw na lang ang mag-decide para magkaroon ka ng kalayaan sa sarili mo, makapag-decide ka para sa sarili mo at makapag-move on ka. Because we don't want to spend our days thinking of other person na yung person pala na yun, hindi na tayo iniisip. Ayaw nating mag-waste ng mga oras at panahon sa mga tao na hindi na pala tayo parte ng kanilang mundo. Kaya ang pinakamaganda talaga dyan, magde-decide ka na para sa sarili mo. This time around, it's not for him because you've already given him space and time. It's already for yourself. Hindi ko sinasabing tama lahat ng mga opinion ko dito, but I do believe makakatulong to sa inyo. So maraming salamat, and if you have any other questions or anything, message nyo lang ako. And if I do have the time, I will do some discussion about love. So, happy Pag-ibig sa inyong lahat! Don't forget to like and follow me sa aking Facebook and Instagram. And also, syempre dito sa YouTube, don't forget na i-subscribe ako para marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa pag-ibig na yan, di ba? So, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na dear. Kit-kit!